Trending nga ang paglapit ng personal assistant ni Janelle Salvador sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Napakadami nga ang bumatikos kay Janelle Salvador dahil napag-alamanan nga natin na hindi niya pa naibibigay ang 3,600 pesos na sweldo ng kanyang personal assistant na si Michelle Pelonco. Pero ayon naman sa iba na bago daw di umano husgahan si Janelle Salvador sa akusan ng nasabing personal assistant niya, ay antayin din naman daw nating magsalita o makapagbigay si Janelle ng kanyang sariling pahayag. Kaninang umaga nga ay nag-post si Janelle sa kanyang Twitter account. Narito ang buong detalye. Ayon sa kanya na, "The only time you are gonna hear from me about this PA issue, have a great day everyone." At gumawa nga siya ng isang mensahe para sa nasabing issue. "Thank you for your sweet messages. I really don't believe I have to defend myself because trial by media is not the appropriate venue for this. If you believe in your own lies and I really violated something, sue me. If you're gonna twist the story in your desperate attempt to get money from me, sorry hon, 3,600 is small and I would gladly give it to someone who deserves it, not worth my time. We are literally still going through a pandemic and our press freedom is in danger. Next." Ayon nga sa post ni Janelle Salvador na kung may ginawa man siya o nalabag na batas, ay ayon sa kanya ay mas mabuti pang sampahan na lang siya ng kaso at handa siyang humarap sa korte at hindi sa gantong klaseng platform kung saan hindi akmang venue para sa gantong klaseng issue. Samot-sari nga naging komento dito ng netizens. From Twitter account at @icelangskSK, "I don't know but how you put it really speaks more of you than PA. Really desperate to get money from you? After all the PA have done, iniisip mo na peperahan ka. How about the service you receive? Wasn't your money compensated? Also, wag mo sanang maliitin yung 3,600. From @binibiningperez, "I was actually weighing. Then she tweeted this, liit lang daw ng 3,600 pesos. Mayaman, mayabang, kuripot si ate girl." From G, "She has a point. This issue is getting out of hand. Not that I am invalidating the claims of her previous PA driver, but this is becoming a trial by publicity. Accusations such as this should be discussed in a proper forum, not through Tulfo's show." From Rain, "Talino nito ni Jeya eh. Hindi papasindak. Tama yan, hindi ang Raffy Tulfo inaksyon ng tamang platform. Tulungan na lang ni Tulfo magsampa ng kaso yung PA at kapag sa korte na, dun mo harapin para magkaalaman." At from Gwen, "Kung may problema yung PA niya, sana pinag-usapan ng private, di yung basta-basta na lang magpapatulfo." From Karen Brillantes, "Maybe she wants to ruin Janelle's image. Besides, if she don't like that kind of work, quit. Easy not to make her famous. I know work is very hard, even small things. But if you're hardworking without no replacement to achieve what you want, even if it's a small cent." From Nell Dits, "The fact na malaki kinikita nyo as an artist, pero di mo maibigay yung 3,600 pesos, my God. Alam mo kung nang lamang ka ng tao, hindi lang 3,600 mo awala sa'yo, Inday. Dapat ibigay mo yung rights ng empleyado mo. Imagine yung pagkain hiwalay tapos 8,000 pa, nagtitipid yata." At ayon naman kay @icelang, "True, Kaloka, malaki pasahod ko dito sa tindahan ng tita. Nagtitipid? Sana bawasan niya yung tauhan niya, hindi yung sweldo. Kung ako walang pera, di ako mag-hire ng tauhan ko. Everybody deserves to be treated fairly. Just like you, Janelle, hope you realize na they're also working hard to earn." May mga nananatili pa ding binabatiko si Janelle. Lalong-lalo na nga daw dahil sa ginawa niyang Twitter post. Dahil mas nalaman pa daw talaga nila ang totoong ugali ni Janelle na di umano'y minamaliit lamang ang halagang 3,600 pesos. At naisingit pa nga niya dito ang tungkol sa nanganganib di umano ang press freedom dahil marahil sa kinakaharap ng kanyang kapamilya network na sa tingin ng netizens na mas mahalaga pa din para kay Janelle kaysa sa minamaliit niyang 3,600 pesos na sana ay ibinigay niya na lang para makatulong na lang din para sa kanyang personal assistant na nawalan din ng trabaho sa ngayon.
At kung may mga bumabatikos, meron din namang nakakaintindi sa pahayag ni Janela Salvador at sumasang-ayon na dapat ay inayos na lang daw nila ito ng pribado at hindi sa gantong klaseng paraan na kung saan ay mas pinalaki pa ang issue na pwede namang idaan sa maayos at pribadong usapan. Kayo, anong masasabi niyo tungkol sa Twitter post na ito ni Janela Salvador? At kung ano ang inyong komento o saloobin, just comment down below at pabasahin natin yan at pag-uusapan natin para sa ating susunod na video. Thank you for watching and see you on my next one.